Secretary Habol na lang last. Ito ho naman isyung ika nga water under the bridge na. Parang last week or 2 weeks ago, kayo rin nag-resign na or nagbitiw na sa pwersa. Alam ho ba ninyo yun? Ganun ah. Kumalat. Actually, kayong tumawag sa akin. Nagulat nga ako noong ano ba noong Lunes. Oh. Kasi noong Huwebes, merong biro yung Pangulo sa Palawan. Oh. Na kung hindi mo siya kilala, talagang magtatampo ka at magbibitiw ka. No? So siguro, ang kala ng iba, dinamdam ko yung biro ng Pangulo na yan. Sinabi na may puro hangin, and so on and so forth. Mm-hmm. Pero Johnson, Ricky, kilala ko itong mamang ito. 25 years ko na ito nakilala. Mm-hmm. Ninong ito, nag-iisang ninong ito ng bunso kong anak na lalaki. Kumpare kong buo. No? Mm-hmm. And I have been used to jokes like this. Yeah. In fact, yung hangin sa ulo na biro, mahigit 20 ko na narinig yan. At ako palagi yung biktima niyan. No? Kasi Ilonggo nga ako eh. Kasi diba, sabi nilang Ilonggo to, mahangin magkwento. Diba? Mm. And you know, in my presence and sometimes in my absence, you would crack that joke. No? At kapag hindi mo siya kilala, talagang masasaktan ka. Didibdibin mo nga. Didibdibin mo. No? Pero ako, iniisip ko, ito, kumpare ko, kaibigan ko, kung halimbawa talagang ayaw na niya sa akin, I would expect him to call me and you know, and tell me as a friend, no? Mm-hmm. Pare, pasensya ka na, pero hindi ako happy sa performance mo. Mm-hmm. Pwede ba patabi-tabi ka na muna? Right. I would expect that. So ako, unless he calls me and tells me na ganun ang kanyang feeling, I would always assume na yung kanyang mga kantyaw are part of his character. In fact, one time nga, tinanong ko rin siya sa cabinet meeting, kasi the week prior to that cabinet meeting, this was two cabinet meetings ago, narinig ko siya sa TV. Sabi niya, linti, ito si Piñol. Sabi niya, kwento ng kwento. So nung magkita kami sa cabinet meeting, sabi ko, sir, galit ka pa sa akin? Sabi niya, bakit? Eh, sabi ko, naglinti-linti ka doon sa TV nung karang Lunes yata. Mm-hmm. Sabi ko, nung ba? Sabi niya, ikaw naman, para ka naman bago. Biro ko lang. Biro ko lang yun. Standard joke ko yun. So ganun siya. And you would, you know, sometimes one in fact one time hindi ko nababakitin kung pangalan ko sinong nagsabi niya, no. Sabi niya, itong gago na ito, but it was said in jest, no. Pabirong pasabi na ganun. Eh kung hindi mo siya kilala, tawagin kang gago sa harap ng telebisyon at saka maraming tao, talaga magtatampo ka. Right. But knowing his character, we take all of these jokes in stride actually. Right. At uulitin ko, I you know, itong position ko is a position that he entrusted to me. Mm-hmm. And I would assume that as a friend, kung talagang hindi siya kontento sa performance ko. Kasi kung issue naman ng korupsyon, hindi sa pag-iibang Johnson, Ricky. Kung issue sa korupsyon, you should see my lifestyle, no. Mm-hmm. Alam mo, nasa bahay ako ngayon, I'm renting a house which I share with 7 other employees of the Department of Agriculture, including my daughter. Mm-hmm. Dito sa Old Balara. No. Ganito kasi simpleng buhay ko. I have never enjoyed the perks of being a secretary. Mm-hmm. I travel economy and I have resisted all temptations. All right. Alam ko na maraming kumita in the past, pero I have resisted that and I'm proud to say that. Which is yung po talagang kinakailangan natin. Kung issue ng korupsyon, comfortable ako dahil wala silang makikita sa akin eh. All right. Now, performance, that's another story. Yes. Because that is a question of perception. Tama, diba? Tama. Okay. Pero ako naman, I would always believe that being his friend, I would assume that kung hindi siya kontento sa performance ko, he would call me and tell me as a friend na pare, pasensya ka na, pero mukhang hindi maganda performance mo, pahinga ka na muna. And I would gladly accept. Pero of course, Secretary, hindi naman dahil sa kay kaibigan, kaya kay binigyan ng posisyon sa gobyerno, dapat ay yan ay may qualifications at may kakayahan na gampanan ng tungkulin. I hold a master's degree in rural economic development. Oh, and I'm finishing my doctorate degree in rural economic development. Sige po. I'm a farmer, and I actually presided over the agricultural development of my province when I was governor. Sec, thank you very much. Thank as always. Good morning, sir. Salamat din po sa inyo. Thank you, Secretary Manny Piñol.